What's up mga guys? Panibagong araw na naman, panibagong vlog. Pupunta tayo ngayon sa Nonoy's Hituan. Nonoy's Hituan, Kamalig. Tama ba to? Manghuhuli tayo ng hito, guys. Tapos magba-vlog tayo doon, kakain tayo. Titingnan natin yung lugar nila. Medyo malayo nga lang ang area. Talagang nahihirapan yung sasakyan. Pagpunta dito. Maganda rin pumunta dito, guys. Magmotor. Maganda dito magmotor kasi pag sasakyan talagang mahihirapan. Ang dala kasi namin sasakyan. Maliit na sasakyan. Maganda dito kung ano, pick up or ano, yung mga malalaking sasakyan. So ayan na guys, yan na yung Nonoy's Kamalig at Hituan. So dyan tayo ngayon pupunta. Ito na tayo guys. Yan na Nonoy's Kamalig at Hituan. So nakalagay doon guys na no booking, no accommodation. So susubukan natin, baka pwede tayong makapasok kasi parang nakalagay doon na bawal eh pag hindi nakabook. Hindi tayo nakabook eh. So titingnan lang natin pag ano. Pwede. So guys, andito na kami sa Nonoy's Kamalig at Hituan. Ang entrance fee nga pala dito guys ay 20 pesos. So parang environmental fee. Pero pag pumunta kayo dito na gusto nyong kumain, kailangan nyo magpabook muna kasi para ma-prepare nila yung mga rice, yung mga papaluto. Kasi hindi automatic eh. Wala silang instant na mga kanin or so kailangan magpaluto talaga. Ito ay isang learning site. By January or by next year, pag wala ng COVID, marami nang pupuntang estudyante dito para matutong paano mag alaga ng hito. Agricultural Learning Center, parang ganun. Member sila ng ATI, yung Agricultural Learning Center, Training Institute, saka sa TESDA. So parang ano sila, legit na nagtuturo. So punta na tayo doon, check natin kung anong mga makikita natin doon sa baba, mga pito ba. Ang ganda dito. So yan. Wow, ang ganda. Ay, may maliit na ano guys, oh. Pool. May maliit na swimming pool. Wow. Yan. Ay, mga cottage eh. Pakita yung cottage eh. So yan yung paligid. Sige. Mabalik sa pagkabata. Baka mahulog ka to ah. Hindi. Ingat na ingat ako. Ang ganda rito. Ito wonderful coffee ah. Kanyang atong kape. Pwede nga pala kayong bumili dito ng mga ano, mga fingerlings. Mga maliliit na ano, maisda. Isda. Para kung mayroon kayong fish pan. Grabe yung area guys. Grabe ang ano ng area. Puro fish pan. Siguro to, dito, hito to no? Dito, hito. Sineseparate niya eh. Kasi ang parang sineseparate nila yung mga hito. Kasi depende ang sa edad. Separate nila kasi ang hito, ang mga
maliliit, edad, kinakain. Oh. Kinakain. So, pinaghihiwalay yung malalaki sa maliliit. Oo. Oh. Kasi kinakain ng... Kinakain ng malalaki. Ang maliliit. Mm. Ah. So. Sus. Mm. Hanggang doon. Napunta na yun. Da. Ano yung chicken pen? Chicken da? Hmm. Chicken pen. One. May ano din sila dito guys, so picking duck. Napunta na yun. Hmm. Tsaka ito yung ano niya, duck pen. Yan. So mayroong hagdanan yung mga ducks. Para pumunta sa kailang kainan. Para pumunta, oh. So, magandang setup para pa sa ano, kung mag-aalaga ka ng mga ducks kasi gustong gusto nila yung tubig. Talagang ano guys, talagang napakagandang learning site ito para sa mga gustong mag-alaga ng mga hito, ng mga tilapia, tapos mga duck. Kasi parang andito na lahat eh. Grabe. Muna African hito. Oo. Oh. Ano kayo eh. Puti, ilang color, no? Gwapo kayo. Hapit na ni ma-harvest. Hapit na ni ma-harvest. Mga pila kang puan ihar bago ma-harvest. January ni siya. Hmm. Ha? Mga pila ka months na yun, ilan? Ano siya? 3 months lang. Ah, 3 months lang? Amo na nakadag ko? Totoo, 2 months man to dito. Grabe. Tagpila ba rin yung fingerlings dali, pagawad? Wala ko ka kung anong fingerlings, sir. Wala pa ko yung kuhan. Baligya? Ah, sa Dabaw ka kagapalit? Akong nai mag-order, pwede magpalit, magpa-reserve lang. Tilapia man ang drink ko. Kabi, tagko na ni. Kani, pwede na i-harvest na. 1 kilo ka na. Ang isa? 1 kilo, 8 grams. Pila ka months ni sila? Wala na, mga 6 months. Ah, dagko na kayo ni. Sobra isa kilo na niya, ba? Una, isa ka kilo ka. Pero ganun puti man sila gawad. Depende sa yuta siguro. Kaya ang uban ito, no? Oo. Pero tsada ni. Kaya ang tubig mo, natural lang. Ang kahay. Pero na ako yung orange, sir. Orange nga hito. O, nakita na ba kayo guys ng orange na hito? O, ito, puntahan natin para makita nyo kung orange. Ito, puti. Puti, hindi itim. Iba yung hito dito. Ang ganda. White hito. Ay, ito yata. Ito yung orange. Ay, saan lang magawas kung ito guys, yung orange na hito. So, hindi pa lumalabas. Ayan, o. Oh. Oh, orange guys. Oh, kita niya. Ah, malalaki. Oh, uy. Tag 3 kilos? Ah, tag 2. Tag 3 kilos ang isa niyan. Pero makaon gyapon ni sir. Dagan na siya, 3 kilos. Kuha nga variety. Karoon pa ko kitaan ni ba? Kina-breeding gyapon ni mo? Ako pa rin tag 1 kilos. Ah, kakapalit ani sir nga kuan klase. Sa Dabaw ni sa una, pero nawala ang ina dito. Oh, may sada imo kay nagkuhan gyud. Naka-produce gyud kag imo. Dili po ni sa African, no? African. African hito nga orange. Oh. Puha kayo. Eh. Mm.
ito guys, tilapia. Saka orange tilapia. Saka hito, naghalo-halo. Ang ganda. Pero ang kalami sa katong hito nga orange, ang maura sa itom. Pero mahal lang siya, no? Pang murag pit siya ba? Pang... So, sa mga orange na hito, 1,000 per kilo sa orange. 230 sa mga dun sa ano. Ito, amo na niya, black. White niya po. Tilapia. Mix ni tilapia, ano? Karpa. Tilapia, karpa. Ang akong karpa, dinilagto, tapos hindi mo gawas. Yun sa akong pagdakop. Isa dakpon. Kung magkuhanan ni sir, water pump sa namo ang tubig. Wapo kayo. 230 per kilo. Ano yung mga tilapia man dayo? May kaya sila ginaaway, no? Mga gas laga. Kauna na yun. Ang ilang itlog yun, nakaaon sa akuan. Ang similya nakaaon sa akuan. Ito. Saging similya sa akuan. Pwede daw dito magano guys, ma'am. Overnight 2,500 15 persons. Kasama na video key, function hall, tapos magdala lang kayo ng tent para sa inyong tulugan. Tapos pwede kayo magpaluto ng ano? Pagkain, hito, manok, pato, lahat. Tsaka doon kung may mga bata na gustong maligo, 500 pesos yung cottage, may exclusive ka ng kiddie pool. So, ganda. Ito yung function hall nila na 2,500. Pwede kayong mag-ano dito, boss na, mag-party. Birthday party. Kasal. Pwede gyapon magpalitson baboy siguro. And guys, by next year pag wala nang ano, wala nang pandemic, may ano sila sa TESDA. Free training para sa pag-aalaga ng hito tsaka yung mga agricultural training sa ano? Like livelihood programs like rice, organic farming, mga rice ano, rice production. Rice production. So ang magandang balita, pag nag-start na sila, free training, tapos kasi TESDA to eh, TESDA, so free training with allowance pa. So libre na training, pupunta ka lang dito, bibigyan ka pang allowance. So maganda. So sa lahat ng mga taga Kalilangan, kung sino man sa inyo interesado na matuto paano mag-alaga ng mga hito, diversified farming, kontakin nyo lang si Kagawad Ronnie Antonino dito sa Purok 6, Agaton, Macaupaw. Kalilangan Bukidnon dito sa Nonoy's Kamalig at Tituan. So sa kanya kayo magtanong lahat ng mga information. So by next year siguro daw mag-start sino? Sa una binamuog ano lang ni kaning agricultural tourist spot yung kaon-kaon lang kananan, pero dili di ay training center. So sa lahat ng taga Kalilangan tsaka mga pangantukan, maramag na gusto matuto. Training center pala to. So, pwedeng kumain at mag-train at the same time. So na? Okay. Okay to race? Tour guide? Okay. Ang ganda dito. So ngayon guys, susubukan natin manghuli ng ano? Ng hito kung kaya ba nating mamingwit. So, try natin ha? Let's go! Si tour guide. Titingnan natin kung makahuli si tour guide. May kumagat na wala pa? Meron na.
Meron na? Bilitin natin, bilitin natin. Ayan. Bira, bira. Bira. O daw, wala mo na agaw. Ito na. Ah, bilis lang manghuli pala. Okay. Tagal-tagal na limang minuto. Mga ilong milang minuto, tour guide, bago ka nakahuli. Mga limang minuto. Grabe, limang minuto lang. Nahuli ka na ba? Lasig lang ba? Hirap din manghuli nito. Mga ilang kilo yan, tour guide? Mga... hindi mag-isa ito. Ha? Tunga. Ah, tunga. 5 kilos. Parang katulad din ng hito doon sa makaupo. Hindi mag-uli gumagalaw. So, ako naman guys, ang mga maghuli ng hito kung makahuli ako. Halapang gumagalaw. Oh, yan na. Andiyan na. Ang bilis. Ang bilis niya. Manghuli ng isda. Okay. Pag nakahuli kayo ng ganito, 230. Tapos, magkano bayad sa luto, sir? 70. Ah, 70. Per kilo. Ang magpaluto, 70 pesos. So, ito siguro mga nasa mga wala nang kilo siguro ni mga half kilo sa mga tan nato mga 150 pesos so paluto niyo buli kayo naman namin. Okay, so ipapaluto na natin to guys. So sa next vlog na naman, like, share and subscribe.